grabe. Bayaran nyo ako ng 250. I am not going to drive you like that. My God. Pero sila, whew, ang galing, right? Ako, maglakad na lang tayo. Diba? Thank you so much, yeah. Yeah. Thank you. Hold kay siya as in good. Ayo! Hello mga Pilipino malalakbay! Kamusta kayo? Ako, ayan, dito kami ngayon sa Lake Holon and I am with Footprints Travel Services. You know, I am with Shing and EJ right there. Hello. For your all-in Lake Holon travel adventure, yung wala ka na talagang poproblemahin na. Diba? Sino na yung bahala doon? Footprints guys, yung Facebook link nila is going to be on the description. At ngayon ay i-experience natin kung paano sila mag-alaga ng guests. Right? Diba? Para makumbinsi talaga kayo na mag-book ng Lake Holon Adventure mo sa kanila. Tara, let's go! So ngayon ay we are jumping off na from the Kuli receiving station at yun na simula na. Diba? I'm excited. You know, andito na nga tayo sa station 1 kasi nga 'di ba, according doon sa orientation, yung station 1 ay the cornfields. There are going to be times na pagpunta mo dito ay hindi pa siya tumutubo, bagong tanim, bagong harvest. Pero sa ngayon, it feels good kasi nasa gitna talaga kami ng cornfields dumadaan. 'Di ba? Dito pala sa Station 1 ay medyo nakakahingal na ng konti. At dito ay meron silang area na pwede kayong kumain. Ito siya. You know, so we just had our lunch break doon. Station 1 pa din 'to. At andun na yung pack, 'di ba? Heading over to Station 2, the spring. Tara! Station 2! Ang sarap dito guys kasi ang lalaki ng puno dyan sa likod oh. At saka kung maririnig nyo, di ba? Yung sound of nature, mga crickets. Alas 12 may crickets dito. Di ba? Sarap dito. Thank you so much Footprints for bringing us here again. Kasi pang 2 times ko na yun dito. At yung daan na to ay papunta na nga siya ng spring. Excited na ako na pumunta ng spring kasi the first time that I was here, I wasn't able to see the spring talaga kasi nagmamadali kami noon kasi parang aakmang uulan. Pero ngayon, the weather is cooperating. Yun. Kasi gusto talaga ipakita ni Lake Holon yung spring niya dito sa vlog natin. Tara, let's! Merong dalawang spring dito, yung hot and cold. Along the way, ay merong cold na as in parang ice water, guys. And that is the perfect chance para masubukan natin tong Hydro Flask, di ba? By the Travel Club KCC Veranza. You know? As in, parang ice water. Ah. Ang sarap, kasi doon sa baba na naman is hot spring yun doon. At eto na yung hot spring. You know, akala ko is malaki siya na pwedeng liguan. Pero eto pala siya. Dito ay amoy sulfur. Kasi nga, this is a vent. Vent ito siya ng Mount Parker, yung vulkan doon. Hindi siya ganun kainit, pero sakto siya na nakaka-relax. Diba kung wala akong camera ngayon, siguro maghihilamos ako dito. Masarap sa pakiramdam. Tsaka yun nga, amoy sulfur siya. Ang sarap, masarap magbabad ng kamay mo dito oh. Especially doon sa mga bumubula-bula talaga. Diba? So ngayon ay ito na nga officially yung Station 2 guys. And then paakyat tayo doon with our guide right here, Jane. Hey Jane. Siya yung pinaiwan sa atin ng Footprints para samahan tayo sa kasi late tayo guys, vlogger tayo, di ba?
At papunta na nga tayo doon sa Station 3, The Forest. Tara! Nga pala, sobrang nakakahingal yung Station 3. Kasi ang taas na kagyatan. Tsaka andun na yung guide ko. Oh my God. Grabe. Pero laban lang. Okay, so yun yung experience sa Station 3. My goodness, napakahirap. Pero Tatak Footprints, no one gets left behind. Yeah. Agree? Yeah! Yun, no? Hello! Hi! They were the happy guests ng Footprints Travel Services. Mauna na kaya ako. Yun, no? So, yan yung Station 3 kung saan kayo magpapahinga. At ito na yung The Forest. Diba? Maganda dito, guys. I like it here. Woohoo! Napaka-chill lang dito, oh. Oh my God. Sarap ng vibes dito. As in. As in, sobra. Medyo excited na ako na makarating ng view deck. Tara sa view deck! Paakyat ng Station 4, the view deck, you know? Ang ganda tingnan ng mga kasamahan mo na umaakyat doon habang tayo dito ay nasa last, di ba? Let's just enjoy the view. Yung ini-enjoy natin yung mga kulay na umaakyat, chill lang tayo, pare. Kasi sabi nila nakakapagod yung Lake Hulun. Nakakapagod nga, well, it depends on your attitude. Pag nandito ka, just be happy. Enjoy the vibe. Tsaka, enjoy the view. The scenery. Tsaka, wag mo silang habulin. Wag kang maghabol na maling tao. Mapapagod ka lang. This is my second time here sa Lake Hulun at katulad ng una kong ginawa ay nagpaiwan talaga ako kasi gusto kong masolo siya for a while pa din. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na it's just me at Lake Hulun. Mount Parker dyan sa likod. Diba? Feels so good in here. Gawin nyo din to, yung guide nyo nandyan lang, magpahintay lang kayo konti para at least magkaroon kayo ng solo shot dito sa Lake Hulun ng walang ibang tao, right? Ganda talaga dito, guys. As in, mission accomplished. Na solo na naman natin sa Lake Hulun for the second time, di ba? Ang sarap talaga sa pakiramdam, guys, na ikaw lang yung nandun. And then si Lake Hulun, walang ibang ingay. So ngayon ay pababa na kami at this is going to be a 30 minutes downhill na lahat. Dito na mangangatog yung tuhod ninyo pababa kasi as in matarik talaga siya. Later ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon doon, 'di ba? Pero ngayon ay tatakbuhin muna natin 'to konti. Hanggang sa kaya lang natin. My goodness. Ang sarap dalhin ng North Face na ano? Na bag. Kasi komportable. Kahit sa takbuhan dito sa bundok. Makapit na makapit. North Face. Thank you so much, the Travel Club Veranza Jensen. So, doon na tayo sa matarik. Napakaganda ng daanan pababa. As in, ang adventurous. Pero, ayun na si Lake Hulun. You know? Nakaka-excite nang magbangka pamunta doon. Pero dito, sobrang as in, nagapalpitate yung heart ko. Kanina sa baba kasi tinakbo kasi namin. Kasalanan ko din naman yun. Mangga na tayo, guys. You know, so eto yung boating experience dito, guys. Sa Lake Hulun. Ang chill na ng vibe dito. Napakaganda ng feel. Heyo! Ito yung mga kasama ko dito sa Footprints Travel Services na tour. Yun. Heyo!
Nahiya, nagkakahiyaan pa kami sa camera. As in, pero bukas wala na to. And pupunta na tayo doon sa camping site. Tara, let's. Good morning. So, it is 7 a.m. here sa Lake Holon at yung feel dito, guys. Napaka-chill lang. As in, excuse me. Dito. So yung mga bangka there are waiting kasi dadalhin nila kami doon sa outlet wherein lumalabas nga yung tubig ng Lake Holon. Isa lang talaga yung masasabi ko sa inyo. Pagdating sa outlet, for a few seconds, meron talaga kayong mga speechless moments doon. At yun yung ipapakita ko sa inyo later. Pero, eto na nga yung naging camping area namin dito. Yun o. Heyo! Hi! At with footprints, you are well taken care of with everything. Especially with food. Kasi food yung pinaka-challenge, di ba? When it comes to camping like this. At saka, dito pala sa Lake Holon, you're not going to worry kung hindi masyadong mamahalin yung tent mo na what if umulan. Kasi meron silang mga paganito. Oh. Yun. Katulad sa amin, yun. Meron siyang trapal sa taas at saka sa baba ay meron siyang papag. Meron siyang parang mga bamboo racks. Diba? So kapag umulan ay okay lang, chill lang. That is an additional 100 pesos only. Or I'm not sure. Sorry, hindi ko natanong yun. Pero at least nakuha nyo na yung good morning feel dito sa Lake Holon, guys. You know? Kagabi pala ay hindi na ako nakapag-video kagabi kasi nga sabi nila, right, kapag sobrang nag-enjoy ka ay walang pictures at walang videos. Agree, right? Tara, pupunta na tayo doon sa outlet. You know, so andito na kami, guys, sa outlet ng Lake Holon. Yun. For a few seconds, pagpasok mo dito galing doon, ma-speechless ka talaga. At least, di ba? Kasi tingnan nyo, ang ganda dito. Kaya, good morning. Ayun na sila. Nauna na sila. Right? Dito pala ay may mababaw na area. At saka may malalim din doon. So, pwede kang pumili. May mga kasili, diriya wala. Wala na? Naapod? Diridapit sa ano, wala. Oh, wala daw. So it is safe to jump here even though sa may malalim banda. Pero may mababaw na white sand area doon. Dadalhin ko kayo doon. Tara. At ayun na sila. Nilamig na silang lahat. Ayo. Nilamig na silang lahat. Okay, ganito. Andito na tayo sa gitna ng Lake Holon. Hindi siya sa pinakagitna talaga kasi malayo na yun doon. Pero at least, ito yung malalim na part. Right? At saka, gusto ko talagang tumalang dito. Ito yung isa sa pangarap ko the first time that I was here. Pero I wasn't able to do it kasi medyo masyado kami napasaya, nakalimutan. At ngayon, the second time na nandito ako, thank you so much to Footprints Travel Services. You know, at saka kay Kuya, of course, na pinayagan niya akong tumalon dito. Hindi ko talaga palalagpasin yung chance na to na tumalon dito sa hindi pa nasukat kung gaano kalalim na Lake Holon. Ang sarap sa feeling! Grabe! I would like to encourage you guys to also do that, at least. Supposed to be, ay pauwi na kami. Pero ayun, no? Napasarap yung kwentuhan, guys. Kasi na-open nila yung isang Tanduay Select na dinala ko. Kaya yun, nag-chill muna sila doon.
Diba? Kasi pag ma-open talaga yung isang Tondwise, like yung kwentuhan, yung parang gusto nang umupo lahat. Saka ubusin muna. Kaya ayun. Napasarap talaga sila doon. And by the way, thank you so much Tanduay Select and Tanduay Jensen for sponsoring that to Pilipinong Manalakbay. And looking forward for more partnerships to come. We're going home. Ayun na sila. Pauwi ay sa Lakapi Trail kami. And bye-bye Lake Holon. I would really like to come back here for unlimited times. Kakaiba kasi talaga siya sa ibang mga tourism spots na napupuntahan natin. This is where you get to unplug kasi walang signal. I'm using D2N Globe, wala dito. And then, nature guys, as in, maramdaman mo yung sarap ng reconnection with the nature kapag andun ka na sa gitna, nag-boating ka na. So, never skip that boating experience kapag nandito ka. And especially, kapag nag-book ka sa Footprints Travel Services, which is a highly recommended na travel services for Pilipinong Manalakbay. Diba? Walang problema, walang hassle, wala lahat. Everything is well taken care of. At saka masasarap yung pagkain dito, guys. From the coffee, from the tagay-tagay konti, paggabi, kumpleto. Thank you so much again, Footprints Travel Services. So, yung part na to ay ipapakita ko na lang sa inyo yung konting paakyat. It's more like 45 to 1 hour na paakyat, and then the rest is pababa na. At saka ihahatid ko kayo doon sa Kissing Stone. Ito yung daanan paakyat. Maganda dito, as in. At saka may simento pa siya dito banda. Pero mamaya, wala na yan. So, yung daanan galing doon sa Lake Holon, paakyat sa Station 4. Eto, maging honest na ako sa inyo, scam siya. As in, grabe pag ganyan talaga. Kasi imagine, diba, yung lake ay aakyatin mo siya, yung nakaharang sa kanya, so pataas talaga siya. So maghanda na lang kayo na magdahan-dahan. Okay, kung hindi nyo kaya, magdahan-dahan lang. At maraming salamat kasi kahit kaano kabigat yung dala natin, I'm bringing like, according sa estimate ng guide natin dito, cook, guide, driver, overall. Baktas tabay, right? Pagkita diri. You know? Princess Sarah nakapayong sa train. According sa kanya, ay naka 20 kilos estimate yung dala natin. Magaan pa din siya. Thank you so much the Travel Club Jensen Veranza for this North Face Recon Bag. You know? Napaka-komportable. Tsaka, as in, ang dami kong dala, vlogging gears, mga basa, mga gagamitin, kompletong-kompleto, naisiksik ko lahat, walang problema. And then, 2 hydro flasks. You know, this kept us hydrated all along the trail. As in, yung kuli kahapon, paakyat, napakainit, pero nasustain yung lamig sa loob. And then, eto na nga, pababa. So thank you so much at kita-kita tayo doon sa Kissing Stone. Yun oh. So andito na nga tayo sa Kissing Stone, sa sikat na si Kissing Stone ng Lake Holon. Andito siya sa Sala Cafe Trail. Going home kasi kahapon ay nagkuli kami. Yung tour na yun was made possible by Footprints Travel Services. Napakagaling nila sa tour guiding, right? At saka very hands-on. Kasi as you can see, andito talaga silang dalawa. As long as available lang sila, why not, right? Yeah. And to end this video, I would like to say my deepest thanks to Footprints Travel Services again sa second time ko dito sa Lake Holon. Pilipinong Manalakbay, approved and recommended, right? I'm so confident na safe kayo guys. Safe, mag-e-enjoy kayo dito sa kanila, sa Footprints Travel Services. At Footprints will let you collect happy memories dito sa Lake Holon Crown Jewel of the South, but will only let you leave your
Footprints! Yun o! So, maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam! Paalam!